Vieni tuo Padre, tuo Santo, tuo Spirito. Amen. Da noi figli. E di noi figli. Cano che vede il Signore, Padre, il mio cano che vede il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, pardon, il Signore. I confess to my God that I do not have the justice of the church, that I really receive in my heart and in my heart, in what I have done, but also to the everlasting of the Jews. The healing and glory of the Spirit of Sabbath and of charity, presenting the prayers of your three brothers and sisters, that they may be in your purpose to be contented and escape with this kindness of the Lord's Spirit, and carry that in the Spirit of God as our host. We may find the business of our blessed Redeemer and the small suffering of my heart, that at last the riches of the love of heaven, the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your goodness, God, for my spiritual needs, and fill us with your desire to discover God's goodness in all things. Let me say, Father, that I will see God in all things. May you shine the sun of inclusion in us with our worldly and material presence, that may you mirror the one supernatural and divine. May you say, Father, that by your promise, you see, Father, the Son of the Savior, your holiness, and the fellowship with God. We pray you see the light of the testimony of this season. O Lord, you have given to the world of glorious a cluster of divinity, being mighty with the Lord. God has been in the example of the Son of the Savior, and the Son of the Savior. Our purpose is to support our lives to God, the light of the Jesus Christ, our Lord. Jesus Christ, our Lord. You may now ask for the Holy Spirit to give the intercession of St. Martin. St. Martin, the Father, you always have sent the people of the Holy Spirit to the church of St. Matthew. You need your help. Almighty and holy God, who with our abundance of kindness so fast operates in the eyes of those who treat you, pour out your mercy upon us to pardon our wrongs and strengths, and to give one prayer as a day to us through our Lord Jesus Christ, who Son, who gives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Endures prosper and even thank God with impunity.
Then they will hear the Lord spoke with one another, and the Lord listened attentively. And a record book was written before he of those who fear the Lord and trust in his name. And they shall be mine, says the Lord of hosts, my own special possession on the day that I take action. And I will have compassion on them, as a man has compassion on his son who serves him. Then you will again see the distinction between the just and the wicked, between him who serves God and him who does not serve him. For lo, the day is coming, blazing and open, when all the proud and all evildoers will be stubborn. And the day that is coming will set them on fire, leaving them neither root nor branch, says the Lord of hosts. But for you who fear my name, there will arise the Son of Justice with its healing rays. The word of the Lord. Thanks be to God. And I have nothing more for him.
and he from inside shook his gun. Leave me alone. The door is shut. Now when my children and I are in bed, I can get out to look after your needs. I tell you, even though he does not get up and take care of the man because of fellowship, he will find himself doing so because of his persistence, and give him as much as he needs. So I say to you, ask, and you shall receive. See, and you shall find. Knock, and it shall be opened to you. For whoever asks, receives. Whoever seeks, finds. Whoever knocks, is admitted. What father among you will give his son a snake if he asks for a fish? Or have him a scorpion if he asks for an egg? If you, with all your sins, know how to give your children good things, how much more will you make the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kanina po ay galing ako sa pesta sa Alaminos, sa kamistahan ng mahal na Belen ng Del Pilar. Hindi ko namin ginamit sa kasakay kasi hindi naman siya nakalagay sa world. Yung mga nag-fiesta lang sa kanya ay yung mga deboto ay nagtatawa na bago po ako umalis dito kasi sabi ko ay sasama akong bishop sa pag-umisa ng 7 o'clock. And then ay bago mag-umisa ay sabi niya ay ganun ko bishop kung pupunta siya ng suba. Siyang ko yung suba. Suba po ay parangay ng Mayhay, Laguna. May parokya din po doon. Ang parokya din po doon ay ang Rayo ng Kapila. Ay sabi ko ay kung pupunta rin ng Bisha after ng isa niya sa Alaminos, siguro ang pupunta rin doon kasi yun po ay muna kong assignment na parokya. Pagkatapos na ako ay maasal sa seminaryo, ay doon ako inasal sa suba. Isang mahirap po na parokya. Pinakakot ko ng asal niya. So sabi ko ay matagal naman. Noong dati kong pinanggaling ang parokya, medyo may kalayuan lang. Kasi muna, wala talaga yung napahala ko sapagkat malayo at hindi ko alam kung aabot ako sa misa. Ito talaga, hintay naman ako ng bishop. Yung rider ng bishop medyo magaling, mabilis. Siguro naman ay kaya alam na naman pumunta ako doon. So nakipag-isa din ako. At doon po, kinikwento naman kasalukuyang pari na kami ay nilagloro siya kasi sabi ko, ang laki ng imahe ninyo. Malaki yung laki ng imahe, mahamagaling ang Del Pilar. Mas malaki pa sa imahe ng Alaminos. So, bahagi yun, bago kasi palilitan kasi yung mga lumang imahe, talagang paliliit. Ngayon na akong talagang naglalakihan na. Pero pag sinabi yung mga original ng mga imahe, ang talagang paliliit yung talaga yan. Kaya yung mother, no, talagang ay yun daw ang galing ng mga mga sa loob na siya mga
ay siya ng araw na pinalita. Bawat araw, ibang kami. Bakit sabi ko? Kasi granted yung prayers, eh yung mga granted prayers, yun ang kanilang emosyon pagpagamit sa pahamit na rin. At bahagi yun ako sa aming makita po na panalangin. Alam nyo yung sinasabi ko sa amin sa Barangay Masibatan Alay na maging makulit sa panalangin. Yung aming pamaraan na maging makulit din namin ay yung paging makulit natin ay dinadaanan din. Dinadaanan mo sa nanay ni Jesus. Sa mahal na Mary Maria. Well, yung mahal na Mary niya, ganito na, at isa lamang sa mga titulo na binibigay natin sa mahal na Mary Maria. At yan po yung titulo na inalanggap sa lolo. Sana po, marami yung mag-devotion sa inalanggap sa lolo. Isa po sa mga kaunti ang devotion. Ay ang devotion ang mahal mo na lalang sa lolo. May devotion ang tayo sa na may malakas po yung devotion natin sa mahal mo na lalang. Pero yung ating Queen Hercules ay kakaunti ang ating emosyon. Pero marami ako mga titulo na ibinigin natin sa mga modern life. Yung Our Lady of Saturday, yung ako po yung pinakadaan ng detrimento. Kailan po ngayong taon nito ay nagtatawag na pumatak sa kapistahan ng Kristong Hari. Pero General Pedro, ako ay naging pare sa kapistahan ng pahamagayan na Dolorosa. So, marami sa atin ang Maria de Bautis. Sa lalo-lalo ngayong panahon na ito, tayo ngayon nagdarasal ng Santo Rosario. Kasi buwan ngayon ng Banal na Rosario. At palagi yun ako sa aming biyudulog natin. No? Palagi nga ito kasama ang mga magaling pari. Kasi bakit? Sabi nga namin ay yan yung pamamaraan ng paging makulit. Yung pagkaya ng ating Ibanghelyo ngayon sa araw na ito, no? Na sa ating panalangin na ipinahayag ko sa atin ngayon sa Ibanghelyo ni San Lucas, persistent in prayers. Marami tayo yung pinagdarasal, pero kanya rin kayo maging persistent. Kanina rin ako, ay nagpisa rin ako sa mga kasalanan ng panalangin. Yung district meeting nila. Yan po sa holiday, may huli ako kasi traffic. Inabot ako ng isang oras sa kalahati ng traffic sa Kalapa. Kapag doon, sa atin walang ulan. Wala po may hari hanggang Kalapa ang ulan. Yung kalahati ng Kalapa ang inuulan hanggang San Pedro. So, kaya ako ay inabot ako ng isang oras at kalahati. Kasi gawa niyo ba yung mga sasakyan ayaw lumuso. Yung akin ay pinagpilitan ko lumuso kasi nga magbingi sa loob sa kasunarin ako na kunti ka nang matanggal yung laa ko. Kasi gawa niyo ba. Sinabi ko po noon sa kapasulado ng palagay at sa kanilang district meeting na
sila ay may tungkulin na maging makulit sa padalang, lalo-lalo na sa tatlong bagay. Ano yun? Panalangin at pabanalan ng pari. Sanctification of priests. Pangalawa ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan, forgiveness of sins. Pangatlo ay para sa intention ng Santo Papa. Kasi trabaho ko lang ngayon na apostolado ng panalangin. Yung sanctification of priests for the intentions of the Holy Father. Every month ko kasi nakikipa yung intentions of the Holy Father. Ngayon, ang intention ngayon ng Santo Papa sa buwan ng October ay para sa mga magbatawa at sa mga walang trabaho. Anyway, pero hindi sa lahat sa ito, ang talagang sa dami na natin yung pinagdarasal para sa mga sakit. Yung mga ipinagdarasal natin para sa mga sakit, makapasa sa kontiksa, magkaroon ng trabaho, maging maayos yung pamilya, makapagpatawa. Lahat na ito ay kumpiyan po natin ay higit sa lahat. Ay huwag kakalimutan ng mali yung pangalawang pinagbibig ko para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Kasi nga, walang kwenta kung ikaw ang halimbawa ay nakapasa ka sa board exam, pagkatapos pumunta ka sa UPN mo. Hindi rin naman maganda na ikaw ang bumalik sa may sakit. Pero ang mga kasama mo ay si Satanas. So, pero yun yung namin kalimutan. Kaya nga, napakaganda po yung panalangin natin. Kung niyo maalala, sabi ko na kapag kayo may nababalitaan na namatay, magdarasal tayo ng isang abang o Maria. So katulad kanila, habang magkatrabil ako pamunta ka ng inyo sa iyo, sinabi na, walo ang patay. So walo ang abang o Maria. At ito ka doon po nung panalangin ang abang o Maria. Sabi may para sa, para doon sa kamatay, para doon sa kamatay, mamatay, at para doon po sa aming mga lupin na matay ay pinatay. Para doon sa pumatay. Ay yung kasal na ang bagay ng Maria, napakating daw kasi nung ang bagay ng Maria ang pumunuhan ng grasya ang pangyayasin si Masyo, bukod ba ito ng panas sa babae ng panangyayasin ng Masyo. Santa Maria, ina ng Diyos, ang panalangin ng kami, mawala tayo ngayon at panalangin kami hanggang ay nasa panahon ng kamatayan. Kasi bakit? Yung pagkakasala kasi ay pwede mong magpumamagun sa huling sandali ng aking buhay. Kaya panalangin kami ng kasalan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kaya yun po naman natin kalimutan. Yung tayong mamatay ng banal. Na huwag tayong mamatay kung saan ay tayo ay hindi makakamit ang buhay na walang hanggan. Ginawa ko huwag namin kalimutan sa gitna ng marami nating panalangin. Kasi doon o hindi na huwag ko mula. Kaya tayo sa sabi natin na lalang-lalang na ipinagdarasan natin para sa pangisahin. Patatin pinagdarasal yung mga masakit. Kasi yung pagdarasal ay isang gawain ng kabataan. Isang gawain ng kabataan. Para kayo maging banal.
Hindi lang tayo nagdamasal para yung mga kapatid natin na may sakit, mabalik. Pero yung aming pagdala sa lalim, ang tawag na lang natin, acts of piety. Nasa atin, yung pagiging persistent in our prayer, ano mo sa akin? True, higit sila sa kay Maria. Bakit? Gawa ang ilangang Diyos. Yung unang miracle niya sa siya rin, gawa ang Maria. Yung alak na ginawa niya mula doon sa tubig. Ang tubig na naging alak. So kaya, bakit yung ano sa iyo makikang po natin? Na ang tubig na naging alak ay parang magdulot ng kasira. Para ano? Kasi yun po yung pinapakayang yung malimta. Ito yung lakot. At yun, huwag natin kalimutan. Kaya dapat yung aming mga panalangin, sa ating panalangin na rin, ang panalangin na rin ay para sa kapatawagan ng mga kasalanan. Ito ang makalimutan, hindi sa lahat ang buhay na walang hanggan. Doon na ang patutubo yun. Doon na ang patutubo yun. Kaya kung namin pinabalikan, yung baka pamaya kasi, ay baka isipin lang natin ay parang bumalik ang ating sakit. Nakalimutan na natin ang lahat. Hindi. Hindi na kailangan maging bahagi ng aming pagkumatibay na kung saan pang nagdaragal para sa kagalingan ng mga isang ina ngayon. Ito kasi ay isa sa larawan ng dahil. At magpahalala sa atin na sa ating panalangin sa mga masinipwede, sana makapunta tayo sa lahat. Hindi yung gumalit tayo sa sakit natin, pero hindi naman tayo pumunta sa dahil. Malay. At sayang ang ating panalangin. Kaya, yun po naman yung huwag natin kalimutan na ipagdarasal sa gitna ng aming pamanahin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Upang mamamit natin ang kaligayang walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ito ang tulong namin sa pamamagitan ng litania kasama sa Saint Martin.
Blessed be God, who heals us in Christ. Praise you, God, Almighty God, who sent your Son to dwell on us and bring us salvation. Praise you, God, Almighty God, who sent your Son to serve, to share in our humanity and to heal our praise you, God, Holy Spirit, the Consoler. Your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God, of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants. Grant the church among the least of the oil. We ask this through Christ our Lord.
Father in heaven, through this holy anointing, grant us comfort in our suffering. When we are afraid, give us courage. When afflicted, give us patience. When rejected, afford us hope. And when alone, assure us in the support of the holy people. We ask this through Christ our Lord. Amen.